Para sa mga first time manonood, part ang video na to ng freelancing mini-series natin. So, pali, small videos siya na maliliit na videos para targeted siya para sa mga newbie freelancers para makapag-start sila from scratch. So, kung interested kayo mapanood yung series na yon, tingnan nyo sa description sa baba yung playlist. So, check nyo yung playlist na yun to start nyo sa umpisa. Hi! Today, pag-usapan natin yung kaibahan ng resume at saka ng CV, curriculum vitae. So, parati natin naririnig kasi yan, di ba? Padalan mo ako ng CV, padalan mo ako ng resume. So, iisa lang ba siya? Or kailangan meron kang separate file for CV and your resume? So, yun. Una, pag-usapan natin kung ano ba sila. So, simula tayo sa CV, curriculum vitae. So, vitae daw yung basa doon. So, ang curriculum vitae is a Latin word for course of life. So, ibig sabihin nun, ang CV is sobrang detailed. Pwede siyang umabot ng 10 pages or more kasi lahat talaga ididetalye mo doon. Course of life nga siya, diba? So, ilalagay mo doon lahat ng education mo, lahat ng work mo, lahat ng awards, lahat ng volunteer, lahat ng seminars, lahat ng courses, ganun. So, ilalagay mo talaga sila lahat doon. Kahit umabot pa sila ng maraming pages, ilalagay mo siya ng detalyado. Yun. So, si ano naman, si resume ay French word for to sum it up. So, to sum it up, ibig sabihin, isa-summarize mo lahat ng nangyari sa buhay mo professionally para magkasya siya sa 1 to 2 pages. Kasi yun yung parang, titingnan ng client kung ano yung mga kaya mong gawin, kung ano yung mga past na nagawa mo na, ganun. So, hindi niya kailangan ng, usually, yung ibang clients, hindi nila kailangan ng sobrang detalyado. Basta yung parang summary lang nung kaya mong gawin. So, resume okay na sa kanila. Ayun. So, sana clear kung ano yung kaibahan nila. So, number two, location matter. So, depende sa location ng client mo, iba-iba ang ibig sabihin nila ng CV at ng resume. So, ayun. Sa Europe, UK, so meron ako doon. Sa Europe, sa UK, sa Ireland, sa New Zealand, walang tinatawag na resume doon. CV ang tawag nila doon. So, kahit na yung ibig sabihin nila is yung to sum it up lang, yung maigsi lang, CV pa rin yung tawag nila. So, if yung client na applyan mo is taga doon, pwedeng yung summarized resume lang yung ipasa mo. Tapos, sa US and Canada naman, resume lang din yung hinahanap nila. Seldom yung mga CV talaga na sobrang detalyado na 10 pages or more. Tapos, sa North America, kapag academic or professional yung ina-applyan mo, dun ka magbibigay ng CV na detail mo lahat ng academic experience mo, lahat ng professional experience mo. Sa South Africa at saka sa Australia, interchangeable siya. So, kapag hiningan ka, kahit ano dun yung pwede mong ibigay. Hindi siya ganun ka importante kung ano dun yung ibibigay mo. Pero, it pays to see kung taga saan yung client. Like, for example, sabihin mong taga US and Canada siya, tapos sabihin niya sa'yo, padalan mo siya ng CV. Pero yung ibig sabihin pala niya is yung summarized version lang. So, it's resume ang ipapadala mo sa kanya. So, yun. Tingnan niya lang din kung taga saan yung client para kung ano yung kailangan niyo ibigay. Tsaka, syempre, kung ano yung a-applyan niyo. Kung academic and professional, syempre, mas maganda talaga CV, di ba? Kasi mas kailangan nila yung past experience mo kesa yung summarized lang, di ba? So, i-base niyo rin dun kung ano yung kailangan doon sa work na ina-applyan nyo. Number 3, nothing personal. So, huwag kayong maglalagay ng personal details sa resume nyo. Mostly, may mga iba na sobrang personal na yung mga nakalagay.
like sa interview personal yung sinasabi. So, ayun, i-ano nyo lang, i-limit nyo yung sarili nyo na career and professional lang yung mga nakalagay doon sa CV nyo at saka sa resume nyo. So, hindi magmamatter kung ano yung religion mo, kung divorced ka, kung single mom ka. Yun yung pinakamalaking mistake ng ibang single moms, ha? So, no offense, pero parati nilang binabanggit yung I'm a single mom, ganyan-ganyan. Kasi daw, baka daw, mas inclined yung client na i-hire sila kasi kailangan nila. But, kung iisipin mo, minsan yung client, sasabihin niya, ay, single mom, baka walang katulong to sa bata. Pag hinire ko, baka mamaya kulang yung oras niya sa akin. So, di ba, double-edged sword siya. So, mas maganda kung wag niya na lang i-mention, di ba? So, once natanggap ka na, malalaman naman din ng client yun, or once nag-interview ka na, di ba? So, sa resume niyo, tsaka sa CV niyo, wag niyong ilalagay yung mga personal details na ganun. Number 4, highlight your contact details. So, para siyang call to action sa website, di ba? Dapat unang-unang tingin pa lang ni client, alam na niya yung next step niya. So, kung nagustuhan niya yung CV mo or yung resume mo, dapat alam na niya kung paano ka kukontakin. So, dapat nandun sa header mo yung ano, yung contact details mo. Or nandun lahat sa footer, ganyan. So, lagyan mo lahat ng ano, yung parang hindi na niya hahalungkatin yung resume or CV mo para lang mahanap yung contact details mo. So, make sure nandun sa header yun. At unang-una niyang makikita or madali niyang makita. Plus number 5, have a clear objective. So, bakit ka gumagawa ng resume na to? Para lang ba maghanap ng freelance job na general? So, alamin mo yung skills mo, alamin mo yung niche mo, alamin mo yung clients na gusto mong i-target. Kasi, may mga klase ng client na ito yung hinahanap, or may mga klase ng client na parang mas gusto niya yung magaling magsulat, or mas gusto niya yung detail-oriented. So, kung ano yung mas gusto nung client na tinatarget mo, doon ka magbe-base, doon sa objective, doon sa resume mo. So, dapat yung clear objective, magkaroon ka ng objective na hindi lang, alam mo yung mga usual na pagkakagraduate mo, di ba? Yung objective mo is to find a company that where I can grow and nurture my skills and ganyan-ganyan. So, napaka-generic. So, dapat i-focus mo yung objective mo doon sa target skills mo and target clients mo. So, para yung portfolio mo, alam nilang para sa kanila. Kasi, parang sa Upwork, di ba meron na sila yung parang multiple profiles? So, pwede ka gumawa ng portfolio or profile mo as a writer, as a VA, kung ilan yung ano mo, yung parang specialized profile yata yung tawag nila doon. So, parang yun din yung purpose niya. Isi-specialize mo yung portfolio mo para doon sa klase ng client na gusto mong i-target. So, syempre kung gusto mong i-target yung mga writing clients, so syempre doon ka mas magfo-focus doon sa mga experience na ilalagay mo. So, kung VA naman, syempre mas magfo-focus ka dun sa skills na magiging kailangan nung client na naghahanap ng VA. Ayun. So, yun lang yung about resume and CV. So, sana nakatulong tong video na to.